Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. So nandito na naman tayo ayuhal ikhwa at meron tayong paksa na tatalakayin, maikling sagot o kasagutan ni Sheikh Salih Al-Fawzan hafidahullah. At I'm sure maraming makaka-relate dito po. Yung tanong o yung paksa, ano po ang hatol kapag pinilit o pinwersa ang babaeng muslima na ipakasal sa lalaking hindi naman niya gusto? So pakinggan natin ang pahayag ni Sheikh Salih Al-Fawzan. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: تقدم إلي ابن خالتي وهو رجل غير ملتزم، وأنا قد من الله علي بالالتزام فرفضته لهذا الأمر، ووالدتي حريصة عليه وتحاول الضغط علي لأوافق عليه، حتى أصبحت تبكي ليل نهار وتقول لي أنها غاضبة علي لأني لم أوافق عليه، فما حكم فعل هذا؟ وهل يعتبر عقوقا لها، علما أن والدي متوفى وولي أمري أخي الذي لم يتزوج بعد، فتراه أمي صغيرا في هذا الموضوع ولا يستطيع الإدلاء بدلوه في هذا الأمر؟ Sabi po nung nagtatanong, sabi niya, ito po ay tanong ng isang babae, Muslima, na sabi niya, may nag-propose po ng kasal sa akin, anak ng aking tiyahin. I mean, sa Tagalog, pinsan niya yung lalaki, nag-propose daw ng kasal sa kanya. Subalit siya ay hindi matuwid na Muslim, hindi matuwid o hindi maayos ang kanyang pagiging Muslim. At alhamdulillah, sabi niya, ako po ay isang babae na biniyayaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng pagiging matuwid sa pananampalatayang Islam. Sabi niya, ang aking ina, subalit ang aking ina ay matindi ang paghihikayat sa akin. Kumbaga, pinipilit siya ng kanyang ina at pinupwersa siya na tanggapin ang nasabing proposal. Pinipilit siya ng kanyang ina hanggang sa umiiyak na nga daw yung nanay niya gabi at araw. At sinabi nito na galit ako sa iyo, mismo sa bata, yung anak niyang babae. Sabi niya, ano po ang hatol sa ginawa kong iyon? Maituturing po bang kalapastanganan yun sa aking ina? At ang aking ama po, sabi niya, ay patay na. Ang tatayo na wali sa akin ay ang aking kapatid na lalaki na hindi pa nakakapag-asawa. Pakinggan po natin ang sagot ni Sheikh Salih Al-Fawzan. الزواج من حقك أنت، لا تتزوجي إلا بمن ترضين دينه وخلقه، وليس لوالدتك أن تجبرك على ما لا تريدينه، فإذا خالفتيها في هذا فأنت على حق وأخذت بحقك وهي المخطئة، هي المخطئة. نعم. Ay sabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan, ang pag-aasawa ay karapatan mo. At huwag kang mag-aasawa liban lamang sa lalaki na nalulugod ka sa pananampalataya nito o sa relihiyon nito at sa pag-uugali nito. At walang karapatan ang iyong ina na pilitin kang ipakasal sa lalaking hindi mo naman gusto. Kaya't kapag sinalungat mo siya, hindi mo tinugon yung kanyang kahilingan, sabi niya, tunay na ang bagay na iyon ay karapatan mo. Ikaw ang nasa tama at kinuha mo lang ang karapatan mo at ang iyong ina, siya ay mali sa bagay na iyon. Wallahu ta'ala alam.